Magandang araw na muli mga kaibigan. Isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng Aral sa Buhay na inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Margarita. Years old na si Rach nang pumanaw ang kanyang ama. Mula noon, hindi na ako nag-isawa pa. Kay Rach ko na lang ibinuhos ang aking panahon. Hindi naman niya ako binigo dahil lumaki siyang mabait at masunurin. Ngunit kung minsan, mapagbiro ang kapalaran. May mga nagbabalik na nakaraan. Si Jim. Siguro, natatakot siya makipag-break ka sa kanya pag nalaman mo. Naglihim siya sa akin. Samantalang ako walang itinago sa kanya. Aba, unfair yun para sa'yo, anak. At ang higit kong inaalala, kapag itinuloy mo pakikipagrelasyon sa lalaking yun, maaari magdusa ka habang buhay. Kapag nangyari sa kanya o sa inyong magiging anak ang naganap sa kanyang ina. Kaya anak, please, habang maaga, makipag-break ka na kay Jim para na din sa ikabubuti mo. Pasensya ka na, Jim, ha? Masama talagang pakiramdam ko eh, kaya gusto ko na umuwi ng maaga. Susunduin na lang kita dyan ngayon, para maihatid sa inyo, ha? Ay, huwag na. Maaabala ka pa. Wait, girlfriend kita. Hindi ka abala sa akin. Next time mo na lang ako sunduin. Kasabay ko naman si Kyla, kaya huwag ka na mag-alala, ha? O sige, bye! Girl, talaga bang masama yung pakiramdam mo? Eh, kanina bago tumawag si Jim, nagtatawanan pa tayo, ah. Ayoko lang muna makausap at makasama siya, Kyla. Nagtatampo ka sa kanya? Pero, mabait naman siya. At mahal na mahal ka. Higit pa to sa tampo. May nalaman akong lihim nila. Lihim? Eh, anong kaugnayan nun sa relasyon ninyo? Di ba masarap ang pagkain dito? Ikaw lang eh. Ngayon ka lang kasi... Jim? Hey, yan ba ang problema? Bakit hindi ka kumakain? Si Ritz kasi Warren. Ha? Parang nagbago siya nito mga nakaraang araw. What do you mean? Ilang araw na siyang hindi napapasundo sa akin. At bihira din niyang sagutin ang mga call ko. Pag-text naman, talagang hindi niya sinasagot. Hindi siya nag-reply. Ang katwiran niya, busy raw siya. Eh, baka naman totoo nga. Hindi ganun ang feeling ko, Warren. Feeling ko, iniiwasan niya ako. Bakit naman niya gagawin yun? Kaya nga, nagtataka ako. Sa loob ng 1 year na relasyon namin, hindi naman kami nagkagalit kahit minsan. Mula nang makilala ako ng mami niya, bigla siyang nagbago. Tol, hindi kaya may kaugnayan ng mami niya sa naging pagbabago ng GF mo? Halos 2 weeks nang hindi dumadalaw dito si Jim. At sabi ni Rich, hindi rin niya sinasagot ang mga text sa tawag ng lalaking yun. Hindi pa raw siya handang kausapin si Jim. Buti naman. Ha? Ibig sabihin, umipekto ang ginawa ko. Ngayon, makagaganti na rin ako sa iyo, Eliseo, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jim.
Pero bakit nga hindi ka na naman papasok sa office, anak? Ha? Wala po akong gana, Daddy. Jim, alam mong hindi dapat ganyan ang maging attitude sa trabaho. Kung may problema ka, hindi mo dapat idamay ang trabaho mo. Daddy, sinabi ko na rin po sa kanya yan, Tito Eliseo, kaso ayaw niya makinig. Ano bang problema nitong best friend mo, Warren? Ang girlfriend po niya, si Ritz. Oh, bakit? Nagkagalit ba sila? Lover's quarrel? Oh, hindi, Daddy. Hindi po kami nagkakagalit. Oh. Oh, eh, kung gano'n, anong problema niyo? Hindi ko alam. Mula po nang makilala kong mami niya, nagbago na siya sa akin. Ha? Bakit? Sino ba mami niya? Mabuti naman, pumayag kang sumama sa akin dito sa park. Makapag-uusap tayo ng gusto. Pasensya ka na kung iniwasan kita sa loob ng 2 weeks. Hindi pa kasi ako handang harapin ka. Hindi mo ko. Pero bakit? Ano ba talaga ang problema, Ritz? Hindi mo alam? O ayaw mo pa rin ipagtapat sa akin hanggang ngayon? Talagang wala akong alam. Sabihin mo, ano nga ba yun? Bakit naglihim ka sa akin? Bakit hindi mo sinabing katotohanan tungkol sa pagkatao mo? Ano? Mabuti na lang kababayo ni mami ang parents mo, kaya alam niyang lahat. Ritz, wala akong inililihim sa'yo. Kung ano man ang sinabi ng mami mo, hindi totoo yun. Walang lihim ang pagkatao ko. Huwag mong palabasin sinungaling ang mami ko! Ikaw ang sinungaling! Maluloko! Kaya mo lang ngayon, tinatapos ka na sa atin ang lahat! Rich! Break ka tayo! Rich? Bakit ka umiiyak? Nakipag-break na po ako sa kanya, Mami. Ha? Lalo po ako nagalit dahil pinalalabas pa niyang sinungaling kayo. Oh, nakita pala kayo ni Jim. Opo. At nakipagkalas na nga po ako sa kanya. Oh, tama yung ginawa mo, anak. Makaiiwas ka sa pagdurusa. Pero nasasaktan pa rin po ako. Mahal ko po siya, Mami. Lilipas din ang sakit na yan, Rach. Makakalimutan mo rin siya. I-block mo na siya sa mga social media account mo. Burahin mo na rin ang pangalan niya sa phonebook mo. Mami. At lalo mong ibuhos ang panahon mo sa iyong trabaho. Hanggang ngayon pala, Jim, may sakit ka pa rin. Nangihina pa rin ako, Warren. Ganun ba? May kasama nga pala ako. Sinong? Kumusta ka na, Jim? Kyla? Naawa ako sa'yo eh. Nung malaman ko dito kay Warren, ha, nagkasakit ka. Kaya dinalo kita. Wala akong kasalanan sa kaibigan mo. Mami niya nagsisinungaling sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Nung ipagtapat sa akin yun ni Riz. Alam mo, naisip ko lang. Hindi kaya may galit ang mami ni Riz sa pamilya mo, Jim? Kaya kanya sinisiraan kay Riz? Posible yun. Kasi kilala daw ni Tita Margarita ang daddy mo. Ikaw, bakit ka na pa rito? Bakit mo idinamay ang mga bata, Margarita? Wala silang kasalanan? Hindi ako papayag na malahi ang kami ng taksil at manluloko! Oo, inaamin ko.
Nasaktan kong damdamin mo. Iniwan kita at nagpakasal ako kay Olivia. Pero yun ay dahil siyang tunay kong mahal. At matagal ko nang inihingi ng tawad sa iyo yun. Sobrang sakit. Sakit ang naramdaman ko no, Eliseo. Kaya dapat lang namasaktan din ang anak mo. Maramdaman niya na damdaman ko noon. Kaya siniraan mo kami sa iyong anak. Sinabi mong may lahi kaming baliw. Kahit ang totoo, wala naman. At wala rin sa mga kamag-anak ko ang nasa mental hospital. Tama ang usapang ito. Break na mga anak natin. Napaghiwalay ko na sila. Mommy! Bakit niyo ginawa yun? Rich! Para lang makaganti sa kanila. Niloko niyo ako! Sinaktan niyo ang damdamin ko! Sandali, anak! Magpapaliwanag ko! Tama pala si Jim! Kaya ang manliloko! Anak! Rich! Bumalik rito! Rich! Hindi ko akalaing magagawa mo to sa akin, Mommy! Among people na maaaring manloko sa akin! Bakit ikaw pa? Rich! Bakit? Hindi mo ako! Ayaw ko nang makita ka, Mami! Galit ako sa'yo! Hindi na ako mabalik sa bahay! Ka. Gumising ka na. Hindi ko kayang mawala ka na. Si Rich, nagkakamalay ng anak ko. Salamat po, Diyos ko. Maraming salamat po. Mommy. Anak, narito ako. Hindi ako umalis. Wala naman dalak rito sa ospital. Patawarin mo ako sa ginawa ko, anak ko. Nagsisisi na ako. Totoo po. Oo, anak. Katunayan, humingi na rin ako ng tawad kina Jim at Eliseo. Huwag ka na sana magalit sa akin, anak. Bigyan mo ako ng pagkakataon na maituhid ang aking pagkakamali. Napatawad naman ako ng aking anak. Pati na rin ni Najim at Eliseo. Katunayan, ngayon ay balai ko na si Eliseo. Tunay ng magaan sa damdamin ang walang kinikimkim na galit. Sana po inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Margarita, at ito ang aking buhay. Walang ibubungang mabuti ang paghihiganti. Kaya marapat lang na ito'y huwag ugaliin. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., at Susan Robles sa papel na Margarita. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.